Magandang araw sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba yung skill build at talent build ko dito sa Holy Archer ko. So, since marami nga nagtatanong sa inyo kung ano nga ba yung mga skills na kinukuha ko and yung mga talents na kinukuha ko rin or ginagamit ko. Okay? So, magsimula tayo mga bayo sa skills. Okay? So, disclaimer lang muna tayo mga bayo. Itong binabahagi ko sa inyo, sariling build ko lang to. So, nasa sa inyo pa rin kung gagayahin ninyo or susundin yung build ko. Pero, kung meron kayong ibang build, depende na rin yun sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. Okay? So, dito sa skills mga buy, since 5 slots lang yung pwedeng ma-equip natin ng mga skills, ang priority para sa Holy Archer ay heal. Okay? So yung level pala mga bay is binalance ko. Yung 5 lang yung pinalevel ko. Yan lang yung pinalevel ko. Yung mga 5 skills na ginagamit ko. Diyan na ako nag-focus ng magpa-level. Pinalevel ko lang itong 3 to kasi for achievements. Okay? So kinuha ko kasi yung achievements. So itong level 16, i-reset ko rin yan. Lilipat ko rin yan dito sa 5 active skills ko. Okay? So balik tayo dun sa mga skills na ginagamit ko. Una is yung heal. Okay? Pangalawa is itong evade, okay, and then itong summon war pet, tapos yung dalawang attack skills ko mga bay is itong multi shot at meteor heal. Okay, so bakit yung 5 yung ginagamit ko? So unang-una na dyan yung heal. Alam naman natin na importante yung heal na sa Holy Archer in terms of PvP. Okay, so may advantage talaga kung may heal ka yung character mo. Okay, at the same time magiging makunat ka, matagal ka mamatay, and makakatipid ka minsan sa pots in terms of mga dungeons. Okay, and then makakatulong ka rin sa party mo. Okay, pangalawa is itong summon warpet. Ito, nakapakaganda rin ng summon warpet para sa Holy Archer in terms of additional damage mga bay, and then yung mga warpet na skills importante din kasi malaking tulong din yan. And pagdating din sa mga bosses mga bay, boss invasion, warzone boss invasion, alliance boss, napakalaking tulong ng warpet mga bay pagdating sa additional damage. Okay, kasi sobrang laki din ang damage nitong warpet mga bay. Okay, next mga bay is yung evade. So kinuha ko tong evade para sa PvP purposes mga bay. Okay, so pang takas, okay, or pang lito ng kalaban. Okay, so actually pwede ka naman kumuha nito kahit ranger ka. Okay, so pwede siya pang ranger and Holy Archer. Same din ditong tong warpet, pwede din siya pang ranger. Okay, and then sa since 5 slot lang, yung dalawang pinili kong attack is itong multi shot at meteor hail, kasi itong dalawang skills na to yung may pinakamababang cooldown. Okay, yan yung pinakamababang cooldown, yung dalawang skills na yan. And sila din yung pinakaunang attack skills na ma-activate mo pagdating sa talent. Okay? And then, pagdating naman dito sa mga skill awakening mga bay, pagdating dito sa heal, ang pinili ko dito is itong decrease cooldown time. Okay? Para mabilis akong mabilis akong makapag-heal. Okay? So depende, pwede niyo kunin itong mamili lang kayo dito sa decrease cooldown or itong additional recovery. Okay, additional bonus heal. So pili lang kayo sa dalawang to kung ano yung kukunin ninyong awaken skills. Pero itong akin, pinili ko yung cooldown, and then level 2 na rin yan siya mga ba yung awaken niya. Okay, so meron siyang 3.5 seconds na cooldown. Okay, pag ginamit ko siya. So mas mabilis siya ng konti kasi level 2 na. And then dalawa pa lang yung awaken 2 ko na skills dito mga bay. So ang inawaken 2 ko rito na isa is itong evade. Okay, so ang pinili ko dito sa evade is itong arcane. Okay, so yung arcane kasi mga bay is may chance na makapag-cast ka ulit ng evade. So ibig sabihin pwede kang dalawang beses makapagamit ng evade in terms of pantakas mo. Okay, so pina-level 2 ko siya mga bay para tumaas yung chance rate niya. So yung level 1 nito is 50% lang, and then pag level 2 mo siya magiging 75%. Okay, so mataas na yung chance niya
na mag-double evade ka. Okay, so mawala yung cooldown ng skill ng evade. Okay? And then dito sa Warped, mga bay, ang kinuha ko is itong band. So meron siyang 20% chance to additional summon spike goblin. So ito yung isusunod ko na ipapa-awaken to para tumaas yung chance niya na mag-summon ng additional pet, mga bay, ng goblin. Yung goblin, masakit din yung goblin, mga bay. Malaking tulong din yun in terms of boss damage. Okay? And then, pag na-level 2 siya, although 35% lang, pero maganda na rin yun, mga bay. Okay? So, depende yan kung ano yung pipiliin ninyo dito pagdating sa Warped. Pwede din itong def, mga bay. Okay? And then, etong increase attack. So, depende na yan sa gusto ninyong ultimate awaken skill ng skill ninyo. Okay? And then, eto naman, mga bay, yung meteor hail at multishot. Wala akong hindi ko pa ito siya dinagdagan. Kasi ito lang yung mga normal na nabibigay galing sa quest. So, yung nakalagay kong awaken dito is increase skill damage. Na to 15%. Okay? And then, itong meteor heal ko is reduce damage received. So, ito yung pinili ko dito sa meteor heal, mga bay. Survivability yung pinili ko. Pambakunat. Okay? So, yan yung mga skills na ginagamit ko and mga inawaken ko sa skills ko. Okay? Tapos, punta naman tayo dito sa talent, mga bay. Okay? So, dito sa talent, mga bay, wala akong masyadong mga skill points pa. So, i-share ko na lang sa inyo kung ano yung pinaprioritize ko ngayong i-max. So, pinakauna kong pinapamax dito, mga bay, is itong weapon evolution, basic attack damage increase by 20%. So, yan yung pinaprioritize ko ngayong ipa-max level, mga bay. Kasi, most of the time, mga bay, in terms of PvP or especially sa Wolf Spirit, mga bay, nagma-manual talaga ako. And since Holy Archer tayo, mga bay, most sa mga skills natin is support. And dalawa lang yung active na skills na ginagamit ko. Kadalasan talaga normal attack ako, mga bay. And ang sakit ng normal attack, mga bay. So, baka hindi nyo napapansin yung iba puro normal attack lang. Masakit din yung normal attack ng mga classes, mga bay. So, pinapataas ko to una. And then, since kulang pa ako ng stat points, mga bay, 3 talent points na kasi yung kailangan para ma-level 3 to. So, aalisin ko to. Temporary lang tong stamina enhance ko, mga bay. Okay? So, dito naman sa R5, hindi ko na to siya kukunin. Itong rapid evolution since hindi ko siya ginagamit. So, ang kinuha ko lang dito is itong evasion. Okay? Para dun sa evade ko. And then, kukunin ko rin tong dalawang to. Yung Power of Earth and Call of the Wild. Kapag na-max ko na itong weapon evolution ko. Okay? And then, ito rin, mga bay, ito yung isusunod ko since most of the time normal nga yung ginagamit ko dahil manual ako, normal attack, kailangan ko ng additional attack speed increase, mga bay. Okay? So, pagkatapos itong ma-max, itong shadowless enhance yung isusunod yung ipapamax. And then, after nyan, ito yung pinapamax ko sunod, mga bay, secret gift. For increased healing, mga bay. Okay. So, ayan pa, mga bay, yung pinapalakas ko. So, ginagamit yung talent skill. So, pagdating ng R6, mga bay, ang kukunin ko dito is itong Summon Warped Evolution. And then, hindi ko nakukunin ito nung Piercing Strike. Itong tatlo lang yung kukunin ko. Yan, tatlo lang. So, R5 and R6, itong tatlo lang. Okay. Sa R4, kinuha ko na yung apat ngayon, mga bay. Okay, sa ngayon. Pero, baka may baguhin ako dito sa dalawang to. Okay, kasi pag na-unlock ko na yung crossbow na skill, may aalisin ako dito sa dalawang to. Okay. So, mga R7 pa yata siguro yung ma-unlock yung talent skill nung crossbow. Since malalayo-layo pa yun sa mga bay, mga R7 pa yata yun. Okay. So, yun lang, mga bay, yung active skill na ginagamit ko and yung talent skill build ko. Okay, so, sana nakatulong sa inyo kahit papano itong video na ito, mga bay, tungkol sa pagbibuild ng skills na gagamitin at talent na kukunin ninyo para sa Holy Archer. Yun lang, mga bay, maraming salamat sa panonood at happy gaming sa inyo.